Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, may malungkot na balita para sa ating lahat, sa ating bansa, mga katambay. Dahil ang Pangulo po ng Pilipinas, may mandato po siya na talagang sinasabi ang kanyang hangarin, ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Kaya po, ang ating mga kasundaluhan ay pinaghahanda po, mga katambay, pinaghahanda at pinagsasanay para nga naman na kung dumating na sakupin ng ating bansa, tayo'y maipagyera, mga katambay. Never nangyari po sa hinagap ng isip ni Pangulong Duterte, yan, ni dating Pangulong Duterte, na magkaroon po tayo ng ganyang pananaw na ang laging solusyon natin sa problema ng bansa ay giyera, hindi pakipag-usap, di ba? Giyera. Masyado po yatang matapang ang ating Pangulo ngayon, mga katambay. Ang problema po, dapat ang solusyon, giyera. Kaya bago po natin upisahan at komentuhan, mga katambay, papasalamat po muna si Kamanong sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Komento ni Kamanong. Ito po, upisahan na po natin ang nakakalungkot po para sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga katambay. Sunod-sunod na pinaputok ng Philippine Army sa pamamagitan ng apat na Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS, ang isang 155mm self-propelled gun system, ang mga dayuhang kalaban na ibig pasukin ng bansa. Kaya naman sinimulan ng Army ang unang bahagi ng defense system para ipagtanggol sa kalaban ang Pilipinas sa pamamagitan ng Combined Arms Operation gaya ng paggamit ng tangke at artillery. Ito ang senaryo sa ginawang pagsasanay ng Philippine Army sa Crow Valley sa Capas, Tarlac ngayong araw sa pagpapatuloy ng Battle Period 2 ng Combined Arms Training Exercise o CATEX. Ito ang tinatawag nating Combined Arms Operation na bumubuo ng iba't ibang mga capability gaya ng maneuver system, mga artillery, mga tangke, mga aerial system for our intelligence acquisition at iba pang mga kapabilan. Na ang purpose noon ay para mapigilan further ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga Mongol. Ang ATMOS o Autonomous Truck Mounted Howitzer System ay kayang tamaan ang nasa layong 41 kilometers. Nagamit na rin ito laban sa insurhensiya. Sa ngayon, nakakalat na ito sa iba't ibang unit ng Army sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong pahina na ang pwersa ng mga local terrorist group at communist terrorist, nagsimula na bang pagtuunan ng pansin ng Philippine Army ang external threat ayon na rin sa direktiba ng Pangulo? Matatandaan natin na ang ating Pangulo mismo nagsabi na bilang kanyang national security policy ay dapat ang ating armed forces, ang ating hukbong katihan ay magsimula ng maghanda sa ating tinatawag na territorial defense. Ngayong kapulis na sa gawa ng Philippine Army. Nakakalungkot lang po, putunin na natin. Mandato talaga ng presidente. Okay naman po yun eh. Okay naman po. Dahil tama naman na protektahan natin ating mga teritoryo. Ang tanong, kaya ba natin protektahan? Di ba? At bakit natin isusubo isang bagay na hindi natin kayang ipanalo? Di ba? Tayo talo ron eh, di ba? At tayong mga may hirap ang matatalo po sa ganyang sitwasyon. Bakit po ba hindi magawa ng Pangulong Marcos? Tanong ni Kamanong. Ba't di po niya magawa na makipag-usap ng mapayapa muna sa bansang China? Di ba? Mapag-usapan kung ano talaga ang nararapat para sa isang bansa sa kanila, di ba? Dahil sila yung mga leader, di ba? Para malaman din ni Pangulong Marcos kung ano rin ang saloobin o ano ang plano ng China, bakit niya ginagawa sa Pilipinas yun. Tapos magbigay rin ng Pangulo bilang Pangulo natin ng Pilipinas na hindi naman po pwede yan, di ba? Na paano naman ang Pilipinas pag sinakop mo lahat ang katubigan, di ba? Kat nangyayari po niyan, ang nangyayari sa ating bansa, sa tingin ni Kamanong, naipupus lang tayo sa isang diskarte katulad na nandiyan ang Amerika.
na nasa ating bansa, di ba? Alam naman natin ang Amerika. Pagka Amerika, eh meron din pong hidden agenda sa China yan, di ba? Talagang matagal na nila ting gustong i-testing ang lakas ng China, lalo sa giyera, di ba? Dahil alam naman natin ang China, eh nagpalakas ng husto ang kanilang sandatahang lakas, di ba? At ito pong sinasabi ni Kamanong, naranasan na po ni Pangulong Duterte yan. Meron na po tayong example eh. Naging problema po ng dating Pangulong una, history natin, yung mga nakaraan, hindi pa si Pangulong Duterte. Si Pangulong Pinoy, di ba? Diyan nag-umpisa lahat yan eh. Yung lumaki na lumaki ang problema ng pananakop ng China. Dahil kay dating Presidente Aquino, di ba? O, tapos na yon, nakaraan na yon. Binackground lang natin, binalik natin, balik tanaw. Di ba? Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Nahandyan na yan. Alam naman natin ang isang usapin lalo sa katubigan, pag nakuha mo ng isang teritoryo, hindi mo na mapapaalis basta-basta yan, lalo kung malakas na bansa ang nakakuha ron sa iyong teritoryo. Di ba? Gigirahin mo lang yan para mo lang siya mapaalis. Yan tanong, hindi nga natin kayang girahin ng China, hindi natin kaya. Kaya nga sabi ng Pangulong Duterte, yung natitira na lang natin teritoryo, ang protektahan natin. Di ba? Ngayon, bakit tayo nabubuli ng China? Wala tayong gamit. Dahil ang gobyerno natin, ang inuna, corrupt, di umano. Puro corrupt. Lahat ng pera ng Pilipino, naku-corrupt. Di ba? Mag-real talk po tayo. Di ba? Corruption ang problema ng bansa. Kaya hindi dumami ang ating asset. Di ba? Wala tayong pang-depensa ngayon. Dahil magmula, di umano, nung unang-unang pangulo, di ba? Na wala nang naipundan, hindi na nadagdagan ang mga teknolohiya natin, makamakabagong pandigma o pangdepensa sa ating bansa, nada. Di ba? Ang nangyayari lang ng mga nakakaraang pangulo pa, na hindi si Pangulong Duterte, puro donasyon lang ang inaasahan natin. Donate, mga pinaglumaan, mga bulok na binibigay ng mga mayamang bansa sa atin. At hindi pa karamihan bigay, binabayaran pa rin natin. Di ba? Dahil sa korupsyon. Kaya wala tayong ibang sisisihin, kaya binabubuli tayo ng China. Mga politiko pa rin, mga katama, sila ang masisisi natin dyan. Dahil sila ang may control at humahawak ng ating pera. Sila. Pero, hindi nila nagawa. Hindi natin alam. Sabi nila, di umano. Mas naging high-tech ang kanilang mga bolt, ang kanilang mga kahaldero, mga malalaking bolt na nasa bahay, di umano. Na doon daw napupunta, di umano, ang mga pondo o pera ng bayan, kisa ibili mo nga naman ng tangke, helicopter, barko, abay, mas maganda ilagay mo lang sa kanya-kanya ng bolt, yung pambili. Sabi nila, di umano. Tapos ngayon, ano nangyari? Lahat ng ating teritoryo, wala tayong asset, ilan-ilan lang. Kailan lang tayo nagkaroon ng mga bagong kagamitan? Sa panahon ni Pangulong Duterte. Doon lang nag-umpisa. Sa panahon ni Pangulong Marcos, wala pa na idadagdag. Wala pa. Puro lahat ng parating na bagong gamit na in order, ngayon pa lang dumarating sa Pilipinas yun. At iilan-ilan lang yun. Hindi ganun karami. Di ba? Saka yung sinasabi ng sundalo natin, kawawa tayo ron. Wala naman tayong laban eh. Iba na gyera ngayon sa panahon natin. Sa panahon po ngayon, high-tech na gyera. Kahit sabihin mo, paputok ka lang paputok ng kanyon diyan sa kanyon natin. Hindi mo makakarating ng China yan. Kung China ang sinasabing kalaban. Di mo ba? Ang China, ang padadala sa atin, hindi manpower, kuitis. Alam niyo pa yung kuitis? Missile. Puro missile na po ngayon ang gera, mga katambay. Di ba? Hindi mo nakikita sa mga balita. Di ba? Sa Ukraine. Di ba? Ang battleground ngayon ng gera, hindi na ganun kaaktibo sa panahon ngayon. Ang aktibo na ngayon, puro missile. Nakita nyo naman ang North Korea, di ba? Ang ano pinoproduce ng North Korea? Puro missile. Puro missile, di ba? Ganun din ang Russia. Russia, Ukraine, puro missile. Karamihan pinalilipad. At para manalo ka, kailangan marami kang missile. Di ba? Iyon ang sisira sa kalaban mo. Di ba? At ano ipoproduce na isang bansa kung wala kang masyadong missile?
yung panangga naman doon sa mga missile, di ba? Yung ginagamit ng, di ba? Sa bansang nag-aagyera ngayon, di ba? Sa Israel. Di ba? Pinauulan na sila ng kalaban nila. Number one, yung Gaza. Di ba? May pang-depensa po sila, di ba? Napakamahal noon. Di ba? Kaya bang bilhin ng Pilipinas yun? Kaya. Kaya. Kaya lang, corrupt. Kung walang korupsyon, mabibili lahat ng gusto. Di ba? Kaya lang, mas inuuna raw ng mga politiko natin, you know, bigyan ng power at pinakamalakas na armas ang kanilang mga bulsa. Ano yung mga armas na pampalakas ng kanilang bulsa? Therapy. Therapy daw ng bayan. Tama. Di ba? Kaya, huwag po natin ipush yan. Huwag po tayong pumayag mga Pilipino sa plano ng Pangulo na masyado agresibo at puro pangako lang ng mga bansang pinupuntahan na puprotektahan tayo at sila'y nasa likod natin. Tama yun. Nasa likod lang sila pero hindi sila harap sa giyera. Tayo nakaharap sa giyera, sila nasa likod lang. Saka hindi tayo gagastusan nun. Meron na tayong example mga tambay. Never tayong gastusan nun na uubusin nila yung kanilang milyong-milyong dolyar para i-donate sa iyo yung mga missile pasasabugin. Never. Nakita nyo yung nangyayari sa Ukraine. Pinangakuan nila yon. Ngayon, halos wala na nagdo-donate doon na panggera ng Ukraine. Ganun na mangyayari sa Pilipinas pagka sobrang tapang ng Pangulo. Ganun na mangyayari sa atin pagka napakatapang ng Pangulo. Dadanasin natin yung Ukraine. Gaza. Yung Gaza. Ganun mangyayari sa Pilipinas. Ngayon, yung matatapang ng mga Pilipino na ang gyera, akala nila yung napakadali. Sila na ngayon ang papuntahin nyo roon. Pumunta na po kayo. At ipaglaban nyo na po, mauna na po kayo sa West Philippine Sea, yung matatapang ng mga Pilipino. Na akala nila yung gyera, para kala naglalaro ng computer. Ay nako, ang gyera, malawak na problema at napakalaking pagsisisi. Ang dadanasin mo. Habang walang gyera, walang pagsisisi, kausapin sa mapayapang pag-uusap ang problema. Walang problemang hindi nakukuha sa pag-uusap, di ba? Mapayapa, di ba? Hindi pwede sa isang bansa, lalo ang Pilipinas, ay maging matapang. Tapos ang pagiging tapang mo, iaasa mo sa mga bansa, sa mga kapitbahay mo, never. Ang sandadahan lakas natin, dito nga sa Malaysia, hindi tayo mananalo eh. Sa China pa, di ba? Pambihira. Yung mga kapitbahay natin, hindi tayo mananalo dyan. Sa Taiwan nga lang, hindi tayo mananalo sa giyera sa Taiwan eh. Mga katambay eh, mas maraming asset ang Taiwan kaysa sa atin. Mas malaki ang bansa natin sa Taiwan. Kaya mga Pilipino, nagtataka lang ako, sobrang tapang ng mga Pilipino. Kala mo ba nakaranas na ng giyera ang mga Pilipino? Saka hindi marunong tumingin sa mga nangyayari sa mundo. Kung gaano kahirap ang dinadanas ng isang bansa na nagkaroon ng giyera, lugmok sa kahirapan. Lugmok. Ang dami nagkakamatay, nagkaagutom. Samantala mga Pilipinas, kahit sabi mo ikaw eh, gutom at nagmamahalan ng bilihin, pero meron pa rin pagkain kahit sobrang mahal. Diba? Hindi ka tulad ng giniyera ka na. Wala ka ng pagkain kahit sabi mo may pera ka. Wala ka namang pagkain makita dahil durog-durog ang iyong bansa. Diba? Kaya mga katambay, unang-una, komento ni Kamanong, hindi pabor sa mga giyera kung tayo ay lalabas sa giyera. Huwag na huwag po. Sana hindi maisipan ng ating Pangulong Marcos na ipush niya na sa ating magmula, gagawin lang tayong battleground. Battleground lang po ang Pilipinas, lalo ng US. Di ba? Meron pong hindi natin alam plano ang US dyan. Dahil una-una, baon sila sa utang sa China. Napakalaki po ng utang ng Amerika sa China. Baon sila sa utang. Di ba? Kaya alam naman natin, pagka ang gyera at nanalo ka sa gyera, di ba? Wala ka ng utang, babayaran ka pa pag ikaw nanalo. Yun lang po mga tambay, si Kamanong. At nakakalungkot po na meron po yata tayong presidente na napakatapang, wala namang ipagmamalaki at wala namang pangtapang. Kung hindi, kapitbahay lang ang sinasabing susuportahan ako ng Amerika, nandiyan ang Germany, nandiyan ang Australia. Yan po ay puro salita lang, mga katambay.
Nakita na natin ang solusyon diyan. Ang ginawa nila sa Ukraine. Di ba? Durog na. Kawawa ang mga tao. Yun lang po mga tambay. Huwag po natin pasukin yan nang hindi tayo magsisi. Nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Si Katambay Manong, hindi nagpapaalam po at hindi solusyon ng giyera sa problema ng bansa. Paalam po, ingat-ingat po. May pag-asa pang makabangon tayo muli. Bye-bye!